Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung nasaan ka man ngayon sa mundo. Yeah. Siyempre, yun, magandang umaga sa atin sa paligid. Oh. 9:30 na ng umaga, pero day off natin ngayon. Kaya mag-vlog tayo, magkikwentuhan tayo mga pangat tungkol sa mga katanungan, ng mga tanong, at saka sa mga bagay-bagay na dapat natin i-clarify. Kaya natawa-tawa mga pangat, pagkatapos natin malagay ng mga labahan dyan. Kasi mga pangat, no, nag-upload ako ng video. Buti na lang, dalawa pa lang yung views mga pangat. Merong nag-message sa atin na kakuha, kamomo. Ay, naku, papakita ko sa inyo yan, oh. Ano, kakuha, kamomo. Ay, naku. Kamomo. Pero binago ko na mga pangat. Binago ko na, inedit-kulit yung title. At saka mga pangat, yung isang nag-comment, nag-message sa akin ng personal. Yung Xerox ko, wrong spelling. Yung mga pangat ko, Xerox mali. Copy ito. Na, Zay, ina-allow din nila mga pangat. X naging Zay. Kamomo. Yan, pasensya na yung mga pangat ko. Si Ropor ako lagi. Lagi ako absent nung nag-aaral ako eh. At isa pa mga pangat, nag-comment sa atin si Jetrin Galban. Sana tama ako, baka makorek na lang. Nag-comment siya sa comment section nung old video natin mga pangat. Na hindi raw ignore, kundi ignorance. Maraming salamat sa correction. I really, really appreciate it. At pag may mga napapansin kayo mga pangat na anumang mali, correct me if I wrong, walang problema yan. I accepted and I really appreciate it. Kaya pa ako nagtawa, nalilit ako sa kahihiyan. Yung mga pangat, eh, okay lang yan. At syempre, nobody's perfect. Pagka-pare-pareto yung natututo habang tumatagal. Yung tara, let's go. At siyempre, yung labahan natin, tatapusin natin ito. At kakain mo lang tayo, siyempre, tikman natin itong mga pagkain na meron dito. Yan. Meron dito salmon. Actually, hindi tayo masyado nagka-salmon dahil medyo alam natin, lamaan tayo ng uric. Yan. Ulo, mga pangat. Actually, ang sarap niyan. At saka masustansya yan, mga pangat, actually, sa omega 3. No? So, yan, tara, tikman natin. Let's go! Actually, mga pangat, meron pa rito ano, yung sweet and sour. Yan. At ako sa inyo, yung mga pangat, yun. Malamang fish yata ito, fish. Tigman natin, no? Kasi hindi naman tayo pwede kumain ng maraming ganito, mga pangat. Medyo nag-iingat tayo sa ating mga kinakain. Mga kunti lang, isa lang. Tigman lang natin, no? Kasi mahirap na. Alam mo na, batang-bata tayo, sariwang-sariwa tayo, eh. Alam, pag sariwang-sariwa ka, fresh na fresh ka. Dapat nag-iingat ka sa pagkain. Hindi pwedeng kain ka lang kain, no? Baka bigla ka pumana, oh. Simple lang. Alam mo yung ibig sabihin ko na pwede ka pa kumain kaysa yung hindi ka na pwedeng kumain. Gets nyo? Kasi halimbawa, for example, nagkaroon ka ng sakit ng diabetes. So totally, hindi ka na pwedeng kumain ng mga chocolate, hindi ka na pwedeng kumain ng matatamis, no? Pagka nag-iingat ka or naghihinay-hinay ka sa pagkain, at least pwede ka pa kumain, di ba? Yun yung ibig ko sabihin. Kasi medyo yunuyurik tayo. Kaya bawal tayo sa red meat muna. Yun. Kapag ka gumanda na yung level, nag-normal na, pwede ulit tayo kumain. Paunti-unti, moderately lang. Ganon. Discipline. Yan. General yun mga pangat, yung sinasabing discipline. Sa lahat yun. Hindi lang yun sa isang bagay. General. No? Kaya tayo. Dahil ko sinasabi. Let's go. So yung mga pangat, habang kumakain tayo, meron lang akong kikwento sa inyo. No? Gusto ko lang i-share ng mga pangat. Kasi may nag- comment. Yung ginastos daw nila na umabot ng 54, yung iba 60 plus, 65, yung ticket at saka yung visa, and then yung insurance ng mga pangat. O, kasi kung napanood yung previous vlog natin tungkol dun sa ginastos na umabot lang siya approximately mga 30K. Unang-una, kaya siya mura, wala siyang baggage mga pangat. Pangalawa, Cebu Pacific lang siya. Pangatlo, walang pagkain. Yun yung dahilan kung bakit nagmura. At saka yung pinaka-importante dun mga pangat,
Oh, everyday kami nag-check mga pangat. So yung consultant este, yung travel agency na tumutulong sa amin, siya yung nag-i-inform na ito, i-book na natin to, ganito, mura dito, itong time na to, itong araw to, mura to, ganyan-ganyan. Actually, mga paangat, meron naman akong ano eh, ticket, free ticket sa kampanya namin. Nag-book kami one way muna, nung pag-uwi ko. Tapos nung pagbalik ko, siyempre kasabay ko na yung daughter ko, yung ating prinsesa. Kaya isasabay ko yung pag-book sa kanya. So hindi ko agad binook ng palikan, no? One way muna. So ang nangyari noon, yung mga huling araw na sa Pilipinas, 10 araw na titira, doon kami nag-check araw-araw kung saan ang mura at cheapest yung ticket. Siyempre, unang-una Cebu Pack, yun lang naman talaga yung mura. Kasi pag nag-Emirates ka, ang mahal niyan mga pangat. O kaya Etihad, yung mga ganyang airline, mahal yan. So, kaya yun ang kinuha namin. At saka yung luggage, mga pangat, siyempre meron akong luggage. Hindi ko na ginamit yun. Kasi wala naman akong, hindi ko naman kailangan magdala papunta rito eh. Pinagamit ko sa kanya. Kaya meron siyang bagahe. Kahit yung ticket niya, walang bagahe, pero dahil ako may bagahe ako, magkasama kami sa isang ticket or sa isang flight, siya na gumamit ng bagahe ko. Ganun yung discarding ginawa namin para makatipid siya. Na? Yun lang naman mga pangat, gusto ko lang i-share yun. Kaya na tayo, tikman natin ito. Masim-masim mga pangat. Ah, sarap, sinigang. Gusto ko rito mga pangat yung mata. Ayan. Sabi ko lang sa iba kung ayaw niyo to, pero ako gusto ko to. Nabusog na ako. So, labas tayo mamaya. May kikwento pa ako, marami pa. Kain muna ako. So yung mga pangat, dyan na naman si Mandirigma oh. Ayun o, oh, diba? Si Mandirigma! Wala mo, guwapo eh no? So iwanan muna natin yan. Tapos, baba tayo. Kwentuhan tayo sa baba. May pag-uusapan tayo. Kwentuhan lang muna tayo. Roblog lang muna tayo. Yan o. Oh. Ayaw lumipad ah. Pinakakot ako, ayaw lumipad ah. Siga talaga yun. Ayan. Pagbalik natin dyan, sampay natin. Siyempre, tapon na rin natin yung basura. Para hindi sayang yung pagbaba natin mga pangat, no? Mayroon tayong silbi. Tapon natin ito. Kahit konti pagtapon natin para hindi tayo ipis-ipis dito. So, tara. Dilim na mga pangat, no? Wala kasing tao eh. Ako lang mag-isa eh. Kaya, labas muna tayo. Pakita ko mga pangat kung paano tinatapon dito. Yung basura dito sa plot na to. Sa ibang plot mga pangat, kung napalun nyo na doon kami sa may Albabta, bawat floor, meron doon parang butas. Duck. Na pag tinapon mo sa kung saan floor ka, direkto doon sa basura sa baba. Pero dito sa plot na to, or sa building na to, iba. So, kailangan mong ibaba, tapakita ko sa inyo. So yung mga pangat, dito natin tatapon to. Yan doon. Doon yung basuran. Doon namin tinatapon yan. Diba? Nandiyan lang mga pangat. Parang lang basketball oh. Shoot that ball. Aho. Hindi naman ba? Wala naman kami. So yung mga pangat, lakad-lakad muna tayo at ikot-ikot muna tayo dyan. Dahil ngayon lang akong kikwento sa inyo. Mag-share rin ako. Kahit medyo mainit. Hindi naman siya mainit mga pangat actually. Ano lang, makulimlim. No? Kasi mga pangat kagabi, di ba night shift ako. Sobrang lakas ang hangin mga pangat. Doon sa may Adagio, gilid doon, beach na mga pangat, talaga namang naglipa na yung mga makamundong gawain. Huh? May mga disco doon, may mga bar. Talagang kumbaga wild city, red city kung tawagin, parang wala sa Arab country. At yun mga pangat, nagtumbaan yung mga umbrella na malaki. Sobrang lakas ang hangin. Siguro sunstorm nga agabi. Tapos ngayon, parang siguro, kaya makulimlim, hindi makatagos si araw. Siguro nasa taas yung yung mga buhangin. Huh? Shoutout nga pala sa mga sa mga bagong parating at saka sa mga darating pa lang at saka sa mga nandito na ng mga bago. At shoutout sa inyo mga nagko-comment na nandito na sila, ilang linggo na lang, ilang araw na lang, visa na lang hinahantay. Shoutout sa inyo diyan mga pangat. Tips lang at saka reminders mga pangat. Kaya hinto muna tayo. Sa mga bago sa mga bagong parating. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, iparating sa inyo mga pangat. Magkaroon kayo ng idea na dito sa Dubai o sa UAE may mga scammer din mga pangat. May mga tatawag sa inyo or messages na kayo daw ay nanalo ng pagkalakalakang pera. Nako po mga pangat, Diyos ko po Rude, wag na wag kayong maniniwala mga pangat. Kahit sasabihin natin logo pa ng bangko yung nandyan mga pangat at hihingi ng mga OTP, hihingi ng mga kung ano-anong hinihingi ng mga information sa inyo, lalo na pera o kaya hihingi yung account nyo. Mga pangat, common sense, pag hiningi yung OTP nyo, wala na, tapos ang karir. Diyos ko po Rude, wala na.
Tapos ang mga pinag-ipunan na mga pangat, so reminders lang, maraming scammer dyan mga pangat, nagkalat yan dito. At mga pangat, pag gusto mo ka sa pulis or gahabla ka dito mga pangat, hindi siya priority ng mga otoridad. Kasi nga mga pangat, voluntary mong ibinigay eh yung iyong information. Tumawag sila sa'yo, hindi ka nag-alinlangan, ibinigay mo ng buong puso mo. Dahil nga sa pera, no, naniwala ka na tumamakas kung saan-saan, ewan ko, na nanalo ka daw o napili yung number mo. Swerte, you are lucky. Kasi nga yung number mo napili na mananalo doon sa kanilang kung ano-ano man yan. Basta ganun, mga pangat, no, wag na wag kayong maniniwala. Naku po, Diyos ko po. Kasi mga pangat, muntik na rin ako niyan, mga pangat. Sa Abu Dhabi pala ako, bago pala ako ng mga pangat, siguro mga 2 months ako sa Abu Dhabi, sa UAE. Kasi unang-unang bagsak ko mga pangat, inuubo pa rin ako, pero sa Abu Dhabi ako bumagsak mga pangat, doon ang site ko. Estes ako noon dahil naka ano kami accommodation, tapos nasa disyerto mga pangat. Tapos kumakain, basta masilimut yung sitwasyon ko noon. So may tumawag sa akin, ganun, bangko pa mga pangat, bangko, logo ng bangko. Nanalo doon yung number ko mga pangat. Laki daw ako, ganyan-ganyan. Tapos sinekreto ko pa yun mga pangat, sinekreto ko sa mga kasama ko, mga supervisor ko, kasi nasa work ako nung mga panahon nun, sinekreto ko siya. Nag-ano ko, nag-load pa ako noon. Ang hihingi naman sa akin ng mga pangat, load. Yun naman, buti lang, load lang. So nag-load ako ng 40, kulang pa daw, nag-load ako. Parang na-hypnotize na habang tumatawag sa kanya, kasi nga parang sinasabi na, kinakailangan mo ng ganito, mag-load ka ng ganyan, ganun-ganyon, tapos kailangan mo kontakin si ganito, ganun-ganon, basta may mga ganun siya. Tapos, nung wala na akong budget eh, wala na akong pera, wala na eh, 50, 100, ganun. Nagagalit na sila, sila pa yung nagagalit. Nag-isip ako ngayon, huminto ako, sinabi ko na sa bisor ko, yun, sinabihan ako na, ako po, ganyan-ganyan, ano yan, scam yan, ganun-ganon. Wala na, ibigay ko na yung naka 100 plus din sila sa akin na load. Load naman yun mga pangat yung mga panahon na yun, no? Yung mga pangat yung medyo iingatan nyo. Talaga namang medyo delikado yun pagka ganun. Tsaka mga pangat mga pala, pag kayo ay first timer dito at walang experience, o meron kang experience pero wala kang kakilala dito mga pangat, mag-iingat ka mga pangat sa pag-apply mo. Kasi meron dito mga agency. Hihingihan ka ng pera. Hihingihan ka ng pera, processing fee, mga ganun, etc. etc. Walang ganun mga pangat. Pagka legit yung company or direct ka sa company dito, walang hingi-hingi pera mga pangat. Ang ialong sa'yo, resume, interview, kalas, masali ka o hindi, kalas. Walang hihingi na pera, pagka ganun mga pangat, agency yun. May mga ganun dito. May mga agency dito sa Dubai o sa UAE. Kaya iiwasan nyo yung mga pangat kasi gagatasan kayo nun eh. Kaya nyo naman mag-apply mag-isa. Bakit pa kayo magpapa-agency dyan, di ba? May mga ganun dito. Kaya isa yun sa iingatan yung mga pangat. At saka isa mga pangat, kung ikaw ay babae, ito pa, no? Sa mga kababaihan dyan, na mga bago dito sa UAE, yung mga bagong lapag. Lalo-lalo, kung wala kayong kamag-anak, kakilala dito, na nag-tourist kayo dito at gusto nyo maghanap ng trabaho dito, no? Ingat kayo sa interview. Ginagamit nila yung power nila. Dapat medyo mabilis yung inyong pakiramdam nyo mga pangat. Nag-interview pa lang, tapos gusto ko nang iyayain kung saan, kakain kayo sa labas, yung gano'n. Biro mo, ina-interview ka, may gano'n bang interview? Medyo ingat tayo, ingat. Ingat lang, yun lang. So, proteksyonan nyo yung sarili nyo at be aware, no, sa mga bagay na yan. So, ang init? Oh! Bala ako pumunta ron eh, kasi may bibili na ako. Tapos tayo. So, yun mga pangat, no, yun yung mga gusto kong ipaalala doon sa mga bagong darating. At syempre, congratulations sa inyo. Welcome to Dubai in advance. Belated, kung belated man. Sabay-sabay tayong mangarap. Sabay-sabay natin abutin yung ating mga pangarap kung bakit tayo nandito. Sabi nga, tsaga-tsaga lang. Darating araw, makukuha mo rin yung gusto mo. Pag may pangarap ka, grind yun. Galaw mga pangat. Galaw-galaw. Hindi pwedeng one lang na nakanga. Kailangan gumalaw ka talaga. Talagang paghihirapan mo mga pangat. Kahit na sabi mong saang bansa ka pa makarating, kahit na hindi dito sa Dubai, mga pangat, no, isa rin sa pangarap ko yung makarating ng Canada. Yan mga pangat. Siyempre, isa rin sa mga pinapangarap natin yan mga pangat. Australia, Canada, New Zealand. Ilang beses ako nag-fail yan, sa mga bansang yan. Nagkaroon na ako ng employer sa Australia. 2008, nagka-visa na ako. Fail pa rin. Nagkaroon ng problema. Sa interview, mapasa, nagko-close yung company na hindi nila kayang magpadala ng tao, yung mga ganong issue. Whew! Sobrang sakit sa dibdib mga pangat, pero hindi pa rin nawawala yung apoy. Na pangarap na yun na marating ko yung mga bansang yan. Hindi pa rin siya nawawala. Magpahanggang ngayon. So yun lang mga pangat, kailangan natin laging may apoy yung ating pangarap. Huwag mong wawala ng apoy yan. Kailangan laging masidhi. Yaha! Di ba? Nagpapasalamat mga pala ako sa mga
na nagre-reply doon sa ano, nagtatanong sa mga comment section, no. Maraming salamat sa inyo. Malaking tulong sa akin yung mga pangat. Sa mga nagtatanong dyan, ng mga bagay-bagay, tapos ni-reply ng mga may marunong, o nakakaintindi, o nakakaunawa, dito sa UA. Maraming salamat sa inyo mga pangat. At isa pa mga pangat, natatawa ko doon kay, anong pangalan doon? Ano siya? A bartender? Ganon, yung experience niya. Sa ilang taon na doon experience sa Kuwait, 4 years na yata yon. 4 years, basta na dyan, oh. Basahan nyo lang, yan. Hindi ko matandaan eh. So, sabi niya, eh paano kung barok mag-English? Sabi, yung masasabi ko dyan, oh, actually, pare-pares lang yan sa Gulf Country, no, mga pangat. Wala naman tayo sa Canada, Australia, America, New Zealand. Ang kanilang national language ay English. British English, mga ganun, American English. Dito mga pangat, walang problema kung barok ka mag-English, mga pangat. Ang kailangan lang doon ay kung paano mo sila maiintindihan. Upo muna tayo, mga pangat. Actually, mga pangat, ang national language dito sa UAE is English. Pero mostly Arabic, mga pangat, no. So, kahit na barok, walang problema. Ang importante, naiintindihan ka at naiintindihan mo rin sila, no. At saka, importante doon yung skill mo. Walang problema dito ang English, mga pangat. Kayang-kaya mo. Lalo na kung may experience ka na sa Gulf Country, nako, maning-maning sa'yo ang interview dito. Pag call center ka, mga pangat, yun ang kailangan mo talaga ng fluent English ka. At saka teacher ka. So, okay na kailangan yun, fluent English ka. Napatunayan ko yun, mga pangat, na English is only a language. Yan, hindi siya basihan ng kaalaman o intelligent ng isang tao. Hindi siya basihan, mga pangat. Kasi, alam nyo, nung nagtrabaho ko sa mga hospitality, yan mga pangat, gaya ng MR. Yung hotel na yan, 5-star hotel yan, mga pangat. Mostly dyan, luxury, mga VIP. Yung nag-i-stay dyan, mga VIP. Pero, magugulat ka. Naka-stay sila doon, pero hindi sila marunong mag-English, mga pangat. Mga European, mga pangat, alam nyo, hindi sila makaka-English, mga pangat. Ang ginagawa lang nila, mga pangat, para magkaintindihan kami, mayroon silang parang gadget, mga pangat, na nagtatranslate. Magsasalita sila sa, ano, tapos itatranslate ng, ano, mag-i-English na yung mobile. Maintindihan ko na, tapos magsasalita doon ako sa, ano, ng English, tapos itatranslate naman sa kanila, sa lingwahe nila. May ganun silang daladala, mga pangat. Ang galing. Buti lang may mga ganung gadget, kaya kahit saan sila makarating, walang problema. Yun, hindi kailangan ng fluent English, mga pangat, no? Hindi ka naman call center agent eh. At saka hindi ka naman matataas ang position ng manager o whatever. So yun, ang haba ng video natin, mga pangat, ang dami ko nang sinasabi ah. So yun, mga pangat, mag-chai lang tayo doon. Bye, you have chai, bye. Yun, chai muna tayo, mga pangat, habang medyo malamig ang panahon. Malamig ang panahon, no? Kahit malamig ang panahon o mainit, chai pa rin, mga pangat. Saan tayo? Doon tayo? Yan! Dito tayo tambay, mga pangat. Dito! Yan! Doon nga pala, mga pangat, sa mga ano, no, mga nagtatanong, yung mga nais nyong malaman, hindi ko agad magawa ng content kasi siyempre pagod din tayo. Alam nyo, mga pangat, dito sa Dubai, o sa UAE, maraming gustong pumunta, no? Maraming nangarap, maraming babaka sakali. Gusto ko maging transparent sa inyo, mga pangat. Ang nais ko lang, mga pangat, na ipaalam sa inyo, iparating sa inyo, kasi kung nakikita nyo yung mga previous vlog natin, puro saya, masasaya, kain doon, labas dito, jet ski doon, nagpunta pa kami ng Georgia, di ba, kung napanood nyo naman yun, parang hindi nyo natin napapanood yung mga yun eh. So yung mga ganun, kung napapanood nyo yung mga ganun namin, hindi kami gumagastos ng malaki doon, mga pangat. Kasi mga pangat, dito sa Dubai, pag pumunta ka dito, dapat mo talaga i-keep yung money pinagpapaguran mo, pinaghihirapan mo, dahil mahirap, mga pangat, malayo ka sa pamilya, di ba? Tapos, end of the day, walang mangyayari sa pinagpaguran mo. Kaya mga pangat, gusto ko maging transparent sa inyo na pag nakarating ka dito sa Dubai, o sa UAE, na hindi ganun kadali ang buhay. Hindi pinupulot ang pera, hindi ganun kadali kumita ng pera. Talagang kailangan mo mag-adjust kasi nasanay tayo sa Pilipinas, tao muna sa paligid natin, tapos pagdating dito, iba't ibang tao, iba't ibang lahi, baka maangasan ka, di ba, sa mga kung paano sila the way na magsalita, ma-open ka, yung mga ganun, mga pangat, yun lang ay gusto ko nang iparating sa inyo na dapat handa na kayo sa mga ganun at magbaon kayo ng napakaraming pasensya, napakaraming pagtitiis, napakaraming tiyaga. Magbaon kayo niyan, mga pangat. At syempre, determinasyon. At unang-una sa lahat, huwag kayong makakalimot na mag-pray lagi. Yan, mga pangat.
kasi dito sa Dubai, dito sa Dubai, sa buong mundo mga pangat, mga OFW, hindi madali mga pangat. Kahit anong bansa ka pa, hindi madali ang isang OFW, lalo-lalo na kung nag-iisa ka. Mahirap mga pangat. Tapos, mawawalay ka sa pamilya mo, naglalakihan yung mga anak mo, nagtatandaan kayo mag-asawa. Sobrang sayang, sobrang nakakahinayang yung mga panahon na lumilipas. Ang dami namin sinayang na panahon. Nung Japan ako, mga pangat, bata pa rin ako noon. Pakita ko sa yung picture yan. Yan yung sa picture ng ano ko ba, passport. Batang-bata pa ako niyan. Totoy na totoy pa ako noon, nag-Japan ako. So iniwan ko rin sila. So 3 years lang naman. Tapos pagbalik ko ng Pilipinas, para rin ako nasa ibang bansa mga pangat kasi ang layo ko sa bahay namin, no? Nasa Laguna ako nagtatrabaho, nasa Taguig kami nakatira. Buwanan ako kung umuwi, 1 month. Tutulog ka lang talaga sa bahay, kinabukasan, aalis ka na naman. So para ka rin nasa abroad. Ganun ang buhay, no? Hindi mo naman ibabalik yung nakaraan mga pangat pagka lumipas na. Kaya habang magkakasama kayo at habang nag-aaral ka pa lang, no? Hanggang wala kang pamilya, huwag mo nang danasin yung dinadanas ng ganito na pagkatapos mo mag-asawa, maghihiwalay kayo para lang mag-abroad, di ba? Sobrang hirap nun, mga pangat. Tapos, tatandaan na kayo. Wala, lumipas eh. Pag nagkita kami, tatandaan na namin, di ba? 40-40 na. Ilang taon na lang, 50 na. So, yun mga pangat yung realidad. Pag nag-abroad ka at hindi mo kasama ang pamilya mo, yun yung aaksehin mo mga panahon. Kapalit ng salapi, kapalit ng kikitain mo, pero yung kapalit noon talaga mga pangat, sobrang napaka unpriceless, no? Unpriceless yun, yung mga panahon na magkahiwalay kayo. Sobrang unpriceless yun, pero hindi mo na maibabalik. Diba? Alam nyo mga pangat, sa totoo lang, wala sa vocabulary ko ang mag-ibang bansa. Wala sa vocabulary ko ang mahiwalay sa pamilya pag nagkaroon ako ng asawa at anak. Wala yan mga pangat. Hindi ko pinangarap to. Binata pa lang ako, hindi ko pangarap na mag-ibang bansa. Pero nandito ako ngayon. Mahirap din mga pangat. Sobrang bata ako nag-asawa. Then hindi ako prepare financially. Bagamat matured na yung isip namin, no? Pero hindi sapat na matured lang. Dapat kayo na kailangan. Prepared kayo financially mga pangat. Pag lumabas ang tao, hanggang sa mawala ang tao, gastos mga pangat. Ipinanganak mo yan, gastos na. Pag nagbinyag, nag-birthday, nag-aral, puro gastos yun mga pangat eh. Mahirap man yung unang pinagdaanan namin noon mga pangat, at least lumaki sila na hindi naman sila napabayaan. Bakit tayo napunta sa usapan na yan? Hindi, gusto ko lang i-share yun mga pangat. Baka may matutunan kayo. Pero mga pangat, hindi ako nagsisenti. I-share ko lang, no? Kasi gusto ko rin mamulat yung mga kabataan. Pero mga pangat, wala akong neglect ah. Sinasabi ko lang. Pero hindi ako nagsisisi na nag-asawa ko ng maaga, hindi. Kasi kung nag-asawa ko ng late, wala pa akong anak na kasama rito ngayon, di ba? Kung nag-asawa ko ng 30, nandun pa yun sa Pilipinas, nag-aaral pa ng kolehiyo. Ang sarap minsan mga pangat nung kakwentuhan ko kayo, eh, no? So yun mga pangat, medyo mahaba-haba na itong vlog natin. At syempre, shoutout nga pala sa lahat ng mga pangat dyan. Uwi mo natin sa bahay, baka yung labahan natin eh medyo ano na, luto-luto na. No? Ta, uwi mo na tayo. At yun mga pangat, nagpalit na tayo ng damit. Medyo mainit na kasi. Nag-electric pa na ako kanina, sobrang init. Tapos inilabahan natin. Isampay ko na. Pero gusto lang akong i-shoutout mga pangat na subscriber natin. Siyempre, shoutout kay Ma'am Robilyn Gador ng Damam. Pinapa-shoutout po kayo ng inyong mister na si Radulfo Gador. Miss na miss ka daw po ni Radulfo Gador ng Riyadh, KSA. Nag-comment siya doon mga pangat sa ating money is evil, no mga pangat. Ipipakita ko yung comment niya. Basahin yung mga pangat talaga. Nakakalungkot ng mga pangat. Bagamat nasa ibang bansa sila, pero hindi sila mag-asawa kasi siya ay nasa Riyadh, tapos yung asawa niya nasa Damam, tapos yung anak nila naiwan sa Pilipinas. So, ang hirap mga pangat, hindi sila magkakasama, no? To earn a money, no, mga pangat, para lang matususan yung mga pangangailangan ng kanilang anak sa Pilipinas. No, yun yung mga sakripisyo na yung binabanggit ko kanina nung nasa labas tayo mga pangat. Sa lahat ng mga OFW na nagtitis at nagsusumikap na matustusan yung mga pangangailangan ng kanyang pamilya, at naway gabayan tayo ng Diyos at magtagumpay tayo sa ating mga misyon or pangarap sa buhay. Yun lang mga pangat. Mahaba na itong video na to. Marami pa sana akong ikikwento.
Actually, lalabas ako ngayon ulit kasi bibili tayo ng makakain. Magluluto tayo, gulay-gulay lang tayo. Tapos, hindi ko kayo sasama mga pangat. Sa ibang araw naman tayo magkwentuhan. Marami pa kayo kukwento sa inyo. Eh mga pangat, maraming salamat sa panonood. At syempre, hanggang dito lang itong vlog na to. At huwag niyong kalilimutang mag-subscribe kung bago ka pa lang. At syempre, click yan, the notification bell. Para lagi kayo updated sa mga bago natin i-upload ng mga video ng mga lahat, all around, mga pangat. Kuwela, Informative, Buhay Dubai, Buhay OFW, ano pa ba? Hey, mga pangat, think positive, good vibes lang. And siyempre, God bless you all, mga pangat, sa lahat ng mga nagsusumikap. To God be the glory pa rin. And see you in the next one. Let's go! Ito lang nabili natin, mga pangat, oh. Hindi natin nag-plastic, mga pangat. May bayad, eh. Lalaga ko lang yan. Tapos, yan, kakainin ko na siya. Fresh na fresh. Di ba? From Dubai. Oh, fresh na fresh from Dubai.